Hi, welcome back to our channel. Today, I will discuss compound interest. Meron tayong example dito. Number one, what is the effective interest rate of 8% compounded quarterly? So, yung formula ng to find the effective rate per year, yung I equals to 1 plus IN M minus 1. Si IN ay nominal rate, stand for nominal rate. Si MI, periods per year. So, i-analyze natin yung problem. So, meron tayong 8%, ito yung nominal rate. So, given, lahat ng given sulat natin. Yung IN, yung nominal rate natin ay 8%. Para mawala si percent, i-divide natin siya by 100%. So, ang nominal rate natin ay i-divide 8 divide 100. So, gamit yung calculator. So, 0.08. Nominal rate in compounded quarterly. So, 12 divided 3 ay 4. Yung meron ito yung periods per year ay 4. Yung M natin ay 4. Kung nakalagay sa problem yung daily, so, ibig sabihin, ang magiging M natin ay 360. Kung by monthly naman, ang magiging M natin ay 6. Kung semi-annually, ang M natin ay 2. So, kung monthly, ang M natin ay 12. Since yung problem natin ay compounded quarterly, yung M natin ay 4. So, based sa data kinuha natin, masasagot na natin itong. So, 1 plus ang nominal rate, 0.08, ang M natin, ang periods per year ay 4, over 4, then minus 1. Dito, pero hindi tayo magka-error, wag na agad i-plus o kaya i-expand natin to. Dito muna, itong i-divide muna natin ito siya. So, 1 plus i-divide to 0.08, i-divide kay 4 ay 0.02. Then, i-add natin siya. 1 plus 0.02 ay 1.024 minus 1. So, dito tayo, expand na, i-equal natin. 1.02, gamit ang calculator, so raise to 4. So, magiging answer niya ay, then, i-minus dito kay 1. So, yung magiging answer niya ay, gamit ang calculator nyo, 0.08. 24. So, para magiging percent, i-multiply natin sa 100%. So, 0.0824 times 100, the answer is 8.24%. Ito yung effective interest rate sa 8% compounded quarterly. So, kung di ka pa nakapag-subscribe sa channel ko, please subscribe and comment and mag-suggest ng topic kung anong discuss gusto niyo i-discuss kong topic. So thank you my friend for now. Bye-bye.